ang una ay huwag lang sabihin tradition. Huh? Hindi pwede tradition lang. Ano yun? Sacred tradition. Kasi kung sinabi yung tradition ay malawak din eh. No? Hindi baka Kaya nila isipin natin.
magsulat. Kahit sa Facebook. No? Magsulat kayo. Alam mo, yung sinabi ninyo, hindi ko pa nababasahin ko yung gagawin ko yung spiritual reading. No? Hindi ko pa nabasa ko na. No? Nabasa ko na yung iba yung mga istorya. No? Na isinulat. Ginawa ko mga sa'yo yan, ginawa ko ba isa ko sa mga kung yung maalala sa isa ko mga regulation natin. Pinasulat ko kayo eh. Sinasabi ko sa inyo na sa ating kung narap naman yung awa ng Diyos, no? Ay pwede niyo magpadala sa FMK ang inyong mga istorya. Pag hindi ko ay pinakailangan isulat ninyo. No? Kasi bakit? Kasi yung unang panahon, hindi yung pagsusulat ay ilan lang ang may kakayanan noon. Huh? Ilan lang ang may kakayanan noon. Hindi katulad ngayon ay makalat. Marami ka sa atin ang marunong ng pagsulat. Ano sa lahat marunong ng pagsulat? Tamad lamang pagsulat. Pati mga pangit ka mong pagsulat. No? Pati ang komisyon ay hirapan ng mga sumat sa sabi sa blog. Komisyon yung mga pari sa blog, magkakaroon kayo, magkakaroon ano kayo, ilalagay naman sa website natin. Kasi may website ko tayo. Ang website na wala natin ay Thank you.
Ano, kapag sinabi natin tradition, it could be, itong sabagin natin, kapag sinabi natin natin tradition na yan, kasi, sabi nga, kapag yan ay antigo na, 30 years in above, it could be, kung consider natin as tradition. As long as it does not contradict the canon law honors the tradition of each local church. And for example, in some instances, enhancing. Example of sacred tradition. Who would like to give an example of the sacred tradition? Mayroon dito. A sacred local tradition. Yung tradition of the local church. Sino ang gusto magbigay ng halimbawa? Wala? Hindi pumasok sa inyo isipan. Ginagawa natin ito eh. Hindi lang siya yung ginawa eh. Tulad na? Ha? Holy Hour! Okay. Pwede rin Holy Hour. Pwede rin Holy Hour. Pero, manin eh. Encourage na yun na ng simbahan eh. Encourage na yun ng simbahan. Yung particular for the local church, particular for the believing church, yung Holy Hour eh. Kahit sa pagkatutong may Holy Hour eh. Kahit pumunta ka sa Roma, kahit pumunta ka sa US, kahit pumunta ka sa Africa, may Holy Hour dun eh. No? Yung traditional na local sa simbahan Pilipinas. Ha? Simbahan kami! Very good. Testament, ginawa natin yan sa
sa mga Hudyo. Our Old Testament is the sacred scripture of the Jews. So, ang New Testament, ang binuon ng sipa, 320-something, if 300 na lang, onwards. Hindi ko nag-isari yung taon, no? Bahagi ng usahan na ito talaga na. Sinabi ng sipa, this will conceive the books of the Bible in the New Testament. And pinaliwanag na rin yung bahagi ng Bible of the Old Testament. No? Kasi may iba. Kaya sabi ni Papa, supreme sa iyo. Yan ang tawag natin sa kanya ay Protestant. Bakit? Sila ang protest. So kaya, pag sinabi naman, kulang ko sa inyo, at kung sinabi ko, sobrang sa inyo, gusto nyo lang kasi may iba kayo, para masabi yung iba kayo. Di ba? Gusto nyo lang kasi masabi yung iba kayo. Kasi mawag na sila may ginagin. If we have the same Bible, mawawala yung kanilang kailangan ng bago silang protesta. Bakit? Pareho na naman tayo eh. At bakit na protesta? Di ba? That's just the reason they changed the number of Bibles. Inalis nila yung hindi sumasabayon sa kanila. No? So, para mo maintindihan ninyo. Pero bago tumating, nalitin mo yung pag nandiyan na ang magisterium. The teaching of knowing all the germs. Kaya rin po, mahalaga. Mahalaga. Patuloy natin pag-aaral ng mga dokumento ng sipa. No? Mahalaga yung patuloy natin pag-aaral ng dokumento ng sipa. Bagamat kung siguro sabihin ko na, anong pakialam mo yan sa Evangelion Gaudio? No? Laki na yan. No? Tapos yung English pa. No? Wala pang translation sa Tagalo. Yung lang dado siya. For your information, yung Laudato Si, yung foreign pilot. Pero yung Claudio, Evangelion Claudio, wala pa ang translation sa Tagalog. Pero bahagi yun, kaya patuloy na ina-update tayo ng simbahan. Ina-update tayo ng simbahan. Kasi kaya mahalaga na makita na nga, ikaw, yung mga bagay na kasalukuyang kung may epekto sa pananampalataya ng tao. At wala yung mga ano, ibang kaya yung kaya, ano may pinigil ng kipansin? Huwag mawala ang alay. Ang joy. Hindi dapat nawawala si joy. Dapat na dyan palagi si joy. Bakit? Kasi nandiyan si Kristo. Huh? Hindi pwede nandiyan si Kristo, wala si joy. Di ba? Yun ang sabi ni Pope Francis. Which is the truth is, we go back to the really the meaning of the Bible. The meaning of the message of the Word of God. Salita pa rin ng Diyos, wala ang joy. Huh? Eh parang hindi siya ginagay ng Diyos. Kaya dapat, may joy. Kaya kung isang kailangan ako kumili. Kasi kinakailangan may joy. Kinakailangan piliin mo kumili. No? Kasi dapat may joy. Pero yun, the magisterio, patuloy mo natin kinakailangan ng pandilang nilayan. No? Sabi nga po, kapag pinag-usapan natin yung magisterio, sa dati-dati ng dokumento ng sipa, focus pinapaliwanagan. Pero sana po, yung 16 documents of the Second Vatican Council ay may nahati sa tatlo. Yung Constitution, yung ano ba dalawa,
English. At saka, mayroon pang isa. Constitution, English. Nakalimutan ko po yung isa. Pero siguro po lang yun. Doon sa tatlong yun, ang pinaka-pinals ay yung Constitution. May apat pong Constitution from the 16 documents of the Church. Una, yung daily burial. Constitution on the Divine Word. No? Ito yung pagkakas ng Constitution on Divine Word. Pangalawa, Lumen Gentium. Constitution on the Church. Pangatlo ay Constitution Sacramento Concilio. Constitution on the Liturgy of the Church. Pangapat, may pangapat. Pangapat ng Constitution Katikista. Remember,
Pwede natin sila malaban. Maniniwala
mali ang aming konsentrasyon ng inyong pagtingin sa banal na kasulatan. No? Pero, on general, ang pagkasahin ko na natin yan, we have to read the Bible in the light of Christ. No? Marami pa. Pero ito, equals the word of God. Pag sinabi natin salita ng Diyos. Kaya malawa po ang salita ng Diyos. And conclusive, bagamat di po hindi natin makikita yung salita ng Diyos, we can also remember that even the Bible is speak that alone. In silencio manco, God speaks on the great silence ay pwedeng magsalita ang Diyos. Ang kailangan ng inyong makinig na. Okay. Well, what do I mean? Celebration of God in Jubil. Anong pwede niyong ituro? You need ball pen and paper. So, hindi niyo po kumuha kayo ng papel at ball pen or pencil. Anong gagawin niyo? Magsusulat. Anong isusulat niyo? Tatlong bagay. Anong tatlong bagay na ito? Ano sa tingin nyo ang tatlong kailangan para mapatatag ang ministro ng katekismo sa parokya? No? You could explain tatlo na necessarily in order. Tatlo
Maliwanag ko pa yun? Maliwanag ko lang?